kasalukuyan. Dito sinasabi ng ombudsman ng pinayaman daw nila si Mrs. Napoles. Not a public officer. Not a public officer. Walang basis yun to proceed with the plunder. Nauna nang nakapagpiansa ang may 10 iba pang di umano'y empleyado o hindi kaya'y opisyal ng mga peking NGO ni Napoles. Nagsampa na rin ang mga mosyon ng ilan sa kanila. Pero 2 empleyado pa ni Napoles ang hindi pa lumulutang. Kapwa naharap din sa kasong plunder sina Ronald John Lim na pamangkin ni Napoles at John Raymond De Asis na driver bodyguard naman ng negosyante. Nauna na nilang hiniling na ibasura ang mga kaso laban sa kanila. Ayon daw mismo sa testimonya ng mga whistleblower, naghahanda lang sila ng pera. Pero sabi ng ombudsman, sila rin di umano ang naghahatid ng komisyon. Susuko ba sila or ano? Honestly, hindi ko pa nakakausap. Mga empleyado sila. Ang isang empleyado, pag inutusan ng amo, wala namang magagawa kundi sumunod. Di ba? May semblance of legality naman yung mga order na yan. Kung sakali mang mali, alam ba nila? Samantala, nakapagpiansa na rin ang iba pang kinasuhan ng graft kaugnay ng scam. Si Gregorio Buenaventura ng National Livelihood Development Corporation nagpiansa ng 10,000 piso para sa 8 kaso ng graft. Ang empleyado ng NABCOR na si Encarnita Cristina Munsod nagpiansa para sa 2 counts ng graft. 120,000 pisong piyansa naman ang binayad ni Roselinda Laksamana na dating empleyado ng Technology Resource Center at nahaharap sa 4 na counts ng graft. Habang tig 75,000 piso naman para sa 5 kaso ng graft sina Conchita Halandoni at Gondelina Amata. Nakahabol din sa pagpiansa sina DBM Undersecretary Mario Relampagos, Rosario Nunez, Lalaine Paule at Marilu Barre. Nagbayad sila ng tigi 165,000 piso para sa tig 11 counts ng graft. Ruth Cabal, GMA News.